Hi guys! Welcome back sa aking channel. Nandito tayo ngayon sa Batangas, sa farm. Ngayon ay September 28, 2022. So, ipapakita ko sa inyo yung update sa ating mga piggery. Sa ating piggery sa baba. So, tara guys! Punta tayo ngayon sa baba, dun sa mga mga piggery. Ito yung mga tinanim ko pala nung nandito pa ako. So, mayroon akong tanglad. Ayan. Malalaki na yung aking mga tanglad. Ito. Ayan. Tinanim ko yan nung nandito ako last April. So, ayan. Madami na akong tanglad ngayon. Tapos yung mga papaya na tinanim ko. And then, may mga sili. Siling pansinigang. So, ito lang yata ang nabuhay. So, ayan, no, may mga bunga siya. Mga sili. So, ang dami niyang bunga. Ito, dati umihingi lang kami ng mga tanglad. Ngayon, hindi na kailangan. So, sa ngayon, may bunga na ulit yung ating paminta o black pepper. Ito, sa bandang March pa ito ma-harvest. Nung pagka-harvest nito, nag-start na rin kasi siyang mamulaklak. So ngayon, may mga bunga na siya ulit. Hihintayin natin to. Mga summer. Summer pa to ma-harvest. So medyo matagal bago iyan ma-harvest. So medyo maputik. Malagkit ang daan. Kaya ako'y nakabota. Madulas. Kasi palagi ang ulan ngayon dito sa farm. Malambot ang lupa. So, kailangan dahan-dahan ng pagbaba. So, papunta tayo ngayon sa ating piggery. Ayan. Medyo malalaki yung mga damo kasi nga palagi ang ulan ngayon. Pero na tinatanggal or inaalis na yung ating mga damo. May pang grass cutter kami. So, ito na guys. Andito na tayo sa baba. At yan yung ating piggery. Yung unang ginawang piggery dito. Lahat ng nandito, ayan, yung nakikita niya. Lahat na yan ay mga inahin. Nakabukas yan kasi may padating na gestating crate or gestating pen na ilalagay dyan para madagdagan yung ating mga inahin. So, ayan siya. Pasok tayo. Uy, may bubuyog. So, ayan. Ito yung mga ibang inahin. So, dito ilalagay yung bagong gestating crate. Ito yun. So, ayan yung mga inahin natin. Ayan. Ayan sila. So, hintayin natin ngayon yung padating na bagong gestating crate na ganito. Alam ko may farrowing pen din. So, ito yung magiging bago. Medyo madumi pa. Hindi pa naliligpit. Dito tayo ngayon sa pangalawang piggery natin. Nandito yung ngayon malapit ng manganak. So, inihintay. Ayan. Ang laki na nang siya niya. Ayan siya, oh. Kitang-kita na talaga na malapit na siyang manganak. So, ito yung inihintay ngayon. Naka-prepare na lahat ang mga gagamitin para dito kung sakali mang manganak siya. Tapos, eto si Biko. Si Biko, yan yung aming boar. So, walang problema sa namin. Kung alibawang may mangande. So, andito lang si Biko para maservisan yung ating mga inahin or mga dumalaga. At eto naman yung si Dukot na tinatawag natin. Ito sila, tumedede. Ayan. Yun yung malalaking biik na halos hindi kayanin nung inahen na ilabas dahil dumalaga pa siya nung ipinanganak tong mga to. Ang lalaki na nila, oh. Yun yung nasa video kong na mga dukot ang tawag. Kasi nga, halos mga dinukot para lang mailabas.
So, ayan sila ngayon. Dumedede. Ito yung iba. Yung mga kasama, ayun, nagmi-milking. Tapos yun, yung tatlo nandun nakahiga. So, nilagyan namin ng plastic matting, ayan, para dun sila humiga. Para hindi sila malamigan. Pero, kaya naman ng lamig ng mga piglets. Lumulusot sila dyan, ayan. Tapos, hihiga sila dyan, yung mga piglet. So, ayan guys, oh. Malalaki na sila. Malapit na rin tong iwalay. After 28 days, iwawalay ng mga yan. Guys, ang update sa ating piggery ngayon. So, abangan na lang natin ang panganganak ng ating inahen. So, abangan nyo guys. Bye!